Gusto kong mag-abroad. Yan ang salitang madalas kong sabihin bilang bata. Gusto kong mag-abroad. Ang mga katagang masarap bigkasin. Sumakay ng eroplano. Magbitbit ng bagahe. At mamasyal. Yan ang idea bilang bata na iniisip natin bilang mag-abroad. At dumating na nga ang araw ng aking pag-alis at paglipad. Upang abutin ang pangarap, magkaroon ng magandang buhay, mabigyan ng masarap na pagkain ng pamilya, mabigyan ang kanilang pangangailangan, at higit sa lahat, mapag-aral sila at matulungan ng magulang. At ngayong ako'y nandito na, unti-unting nababago ang mga salitang gusto kong mag-abroad. Unti-unting napapalitan ng mga salitang ang hirap mag-abroad. Mahirap mag-abroad, malayo sa pamilya. Hindi mo namamalayan bigla na lang papatak ang luha sa pangungulila. Unti-unti na lang nadudurog ang puso sa sigaw ng amo, sa pag-pressure sa trabaho. Yung tipong namimiss mo ang umuwi ng bahay galing trabaho na mayroong yayakap sa'yo. May nagluluto. At higit sa lahat, may magsasabi sa'yong, kaya mo yan, nandito pa ako. Mahirap mag-abroad at kumain mag-isa. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, nakikita ko kayong masaya. Mahirap mag-abroad. Yung tipong kahit ikay pagod na, pag-uwi mo ng bahay, kailangan mo pang magluto at maglaba. Mahirap mag-abroad. Yung tipong bibigay na ang katawan pero sinasabi ng isip mo, laban pa, kayang-kaya mo pa. Dahil may pamilyang umaasa. Dinadaan mo lang sa ngiti, tawa, at minsan sa pagkanta, ang bawat pangungulila, lungkot at sakit sa dibdib na nadarama. Yung tipong masakit lang katawan, pero pilit mo pa rin kinakaya. Salamat at meron kang mga kasama. Kasama sa tawanan, kulitan, pero ganyan talaga ang nasa abroad. Kayo-kayo rin na magdadamayan. Okay lang yan. Kaya pa. Isang kontrata pa. Dalawang taon pa. May bayad din pa ako. Pag-aaral pa ang mga anak ko. Ilan lang yan sa mga salitang pampalubag loob ng mga OFW bilang nasa abroad. Pero sa loob ng puso mo, pagod na pagod ka na. Gusto mo nang magpahinga. Gusto mo nang makasama sila. Namimiss mo na ang yakap nila. Namimiss mo na ang hawakan ng kanilang mga kamay. Yung tipong yayakapin ka kapag lumuluha ka na. Gustong gusto kong sabihin na suko na ako, pero hindi pwede. Kaya lalaban ako. Lalaban ako dahil mahal ko kayo. Ginusto ko to. Andito na ako. Tatapusin ko to. Para sa inyo.
dahil gusto kong mag-abroad. Kaya sa mga nais mag-abroad, pag-isipan niyong mabuti. Dapat buo sa loob ninyo na kaya ninyong panindigan ng lahat. Ang hirap, sakripisyo, lungkot na malayo sa pamilya. Hindi madali ang mag-abroad. Pero kung para sa kanila, kakayanin.